Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, ikalimang araw noon ng ikaapat na buwan sa ikalimang taon ng pagkatapon kay Haring Joaquim. Ako na saserdote at anak ni Buzi ay nasa Kaldeya sa baybayin ng Ilog Kebar nang kausapin ng Panginoon. Nang ako'y tumingala, naramdaman ko ang malakas na hanging nagmumula sa hilaga at nakita ko ang makapal na ulap na naliligid ng liwanag. Tuwing kikidlat, may isang bagay na kumikislap, parang makinang natanso. Sa sentro ng bagyong ito, may apat na nilalang na buhay na anyong tao. Nang sila'y lumipad, parang lagaslas ng malaking baha ang dinig ko sa pagaspas ng kanilang mga pakpak. Parang ugong ng tinig ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Parang ragasa ng isang malaking hukbo. Nang sila'y tumigil, ibinaba nila ang kanilang mga pakpak. At mula sa ibabaw ng bubungan, narinig ang isang malakas na tinig. Nang tumigil nga ng paglipad ang apat na nilalang, binayaan nilang nakalaylay ang kanilang mga pakpak. Sa ibabaw ng bubungan, naroon ang tila tronong yari sa sapiro at may nakaupong animoy tao. Mula sa baywang nito pataas ay may nagniningning na tila makinis na tanso. Sa ibaba naman ay may nakapalibot na apoy na nakasisilaw na ang kulay ay parang bahaghari. Ganyan ang katulad ng kaningningan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Purihin ang Diyos nitong kalangitan, kayo sa itaas siya'y papurihan, ang lahat ng anghel magpurit magdiwang, kasama ang hukbo roong karamihan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Pupurihin siya ng lahat, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae't lalaki, mga kabataan, matatandang tao't kaliit-liitan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sa ngalan ng Poon, lahat ay magpuri, ang kanyang pangalay pinakamaigi, sa langit at lupa'y walang kasimbuti. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Siyang nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla, ang bayang Israel mahal niyang lubha. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang nagkakatipon sa Galilea sine Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, "Ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw," at sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Kapernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, "Nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro?" "Opo," sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, "Ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan?" "Sa mga dayuhan po," tugon niya. Sinabi ni Jesus, "Kung gayon, hindi pinapagbabayad ang mga mamamayan. Gayunman, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli, ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mabiyayang araw po sa inyong lahat. Ano bang madalas na reaction natin kapag may nagsasabi sa atin na may dalawang klaseng balita tayong matatanggap, no? Isang maganda at isang hindi maganda, no? May isang good news, may isang bad news, no? At kanwari minsan tinatanong pa tayo, ano bang gusto mong unahin ko, yung good news ba o yung bad news ba, no? At minsan mas gusto nating mas mapakinggan muna yung good news, no, kaysa sa yung bad news. At kadalasan, ano bang mas naiiwan sa atin? Kadalasan, ano ba yung mas nangingibabaw na pakiramdam natin? Kung yung mas maganda bang balita o yung hindi magandang balita?
kung babalikan natin yung ating ebanghelyo, parang ito yung pinaalam ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sinabi niya, pinaalam niya sa kanya kung ano yung kanyang daranasin, kung ano yung kanyang pagdaraanan, kung ano yung hirap at sakit na kanyang pagdadaanan. Pero hindi lang naman natapos doon. Sinabi din ni Jesus sa kanila na makalipas ang mga matapos ang mga pagkakataon na ito, itong mga pangyayaring ito, matapos siyang mamatay ay mabubuhay din naman siyang muli malipas ang 3 araw. Ngunit mas nangibabaw pa rin yung pangamba, yung takot, yung lungkot dun sa kanyang mga alagad, no? Mas nakita nila yung hirap na daranasin ni Jesus, yung pagkamatay na kanyang pagdaraanan, pero naisantabi nila yung kanyang muling pagkabuhay. Minsan, mas nakikita din natin yung mga ganyang sitwasyon. Nakakalimutan natin yung magandang bunga na maaaring madulot sa atin ng isang hindi magandang karanasan. Minsan nakakalimutan natin yung magiging bunga na maaaring makamit natin makalipas nating mapagdaanan itong hirap, itong pagsubok na maaaring nasa harapan natin. At madalas, kapag nalampasan din natin yung mga pagsubok na iyan, nalampasan din natin yung mga hirap na iyan, nakakalimutan din nating tingnan, ano nga ba yung naisituro sa atin ng Panginoon? At sana hindi rin tayo mahulog sa ganitong sitwasyon. Sana hindi tayo mahulog sa ganitong pagkakataon na mas napangingibabawan tayo ng lungkot, mas napangingibabawan tayo ng takot. Oo, normal para sa atin na tayo malungkot, normal para sa atin na tayo matakot, normal para sa atin na tayo mangamba. Lalo na kung hindi maganda yung ating nakikita, lalo na kung hindi maganda yung hinaharap. Pero sana hindi lang tayo maiwan sa pangamba na iyon. Huwag lang tayo maiwan sa lungkot na iyon. Huwag lang tayo maiwan sa takot na iyon. Dahil sa gitna ng pagsubok na ito, alam din natin na may panindigan din tayo, nalilipas din ito. Pero huwag lang sana natin itong hayaang lumipas. Dahil sa paglipas ng mga pagsubok na ito, sa paglipas ng mga lungkot, sa paglipas ng pagsubok, alam din natin na may biyayang ibinibigay sa atin ng Diyos. Makalipas ang 3 araw, mabubuhay din naman siyang muli. Makalipas ang 3 araw, pangako din ni Jesus sa kanyang mga alagad, mapagtatagumpayan niya yung mga hirap at yung kanyang kamatayan. Sana yun yung din makita natin. Upang hindi tayo maiwan sa lungkot, hindi tayo mapangibabawan ng takot, kundi mas makita natin yung mga biyaya na kanyang ipinapaabot, yung mga ligaya na kanyang ipinapangako, at yung galak na siya nating makakamit makalipas ang mga pagsubok at lungkot na ito. Hindi po, isang mabiyayang araw sa inyong lahat.